Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RF. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman natin ay ang Shang'an Alphabin 1.5 liter DCT Platinum. Ano, ready ka na? Always ready. Tara na! Maraming salamat sa Shang'an Alabang sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine. May maximum power ito na 106 horsepower at may maximum torque na 145 Nm. Ang transmission nito ay 5-speed wet type dual clutch. At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Shang'an na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to. Tapos i-click nyo to. Low budget ba ang hanap nyo? Pero ang gusto mo, fully loaded? Kailangan nyo tong makita. Ito ang sasakyan na mukhang maarte. Ang buong front end, nakapilantik. Ang hood, may lines na pabuka from edge ng grill pataas hanggang windshield. Sa ilaw, wala kayong makikitang solid straight line. Lahat may kurba at lahat may pinupuntahan. Halogen projector ang headlights. Halogen din ang park light at ang signal light. LED naman ang daytime running lights na nasa ibaba. May chrome inserts ang grill na tumuloy hanggang bumper. Naging centerpiece ang grill na sinamahan ng pagpilantik ng headlights at ng daytime running lights. Tulis na tulis din ang chin. Simple lang sa side, pero malinis naman tignan. Ang feature na maganda sa sasakyan na to, meron siyang sunroof at blind spot view camera sa kanang side mirror. Body color ang ibabaw nito at may repeaters. Meron lang isang chrome line sa ilalim ng mga bintana at body color din ang door handles. Naka-alloy mugs ang gulong, naka-disc brake ang harapan at naka-drum brakes naman itong likod. 185/55 R15 ang size at 150 mm ang minimum ground clearance. Shark fin ang antenna, may defogger at third brake light. Malalaki ang tail lights kaya wala kang problema, siguradong kitang-kita ka sa gabi. Magkabilaan may brake lights at signal lights. Andito naman ang fog lamps at ang reverse light. Isa ko pang napansin dito, yung trunk may lawet. Nakalawit ng konti yung ibabaw. May reverse camera at meron ding tatlong parking sensors. Magkabilaan may reflectors at black ang diffuser. Gusto nyo ba ng mga masinsinang car reviews? Mag-subscribe na kayo sa channel namin, marami kami niyan! Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gustong ipareview, i-comment nyo na yun sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Alphabin, medyo mabigat din siya. Meron siyang unlock button, pangbukas ng trunk at lock button. Balisong keys din siya. At huwag nyo rin kalimutan, i-check yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Oh, ito na! Yata ako ng coaching pinasok ah. Budget car ba talaga to? Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment nitong manibela, tilt lang siya, walang telescopic. Ang adjustment naman ng upuan, abante atras, may seat height adjustment at nare-recline din yung sandalan. Sa space test naman natin, pasok na pasok yung tuhod ko. Ang headroom naman natin, mga kalahating dangkal, kasha pa rin ako. Check naman natin sa second row. Nagkasha pa rin ako, yung tuhod ko, kasya pa apat na daliri. Sa headroom naman, mga 2 inches pa, kasyang-kasya. Ang tanong, gaano kaya kalaki yung trunk? Tingnan natin.
Uy, pwede rin. Marami-rami rin kakasya dito. Kaso, ilang G-test kaya natin ang kakasya dito? Tingnan natin. It's Kalika time! Simulan na natin sa ibabaw. Siyempre, ang unang-unang mapapansin nyo dito, may sunroof. Hello! Wala nga lang siyang ilaw dito sa gitna dahil nga may sunroof. Pero meron naman siyang map lights dito sa unahan. Ang switch ng ating sunroof nandito rin sa gitna. Sa bandang unahan, andito yung switches natin ng ilaw. Ang mga visors natin, yung sa driver side, wala siyang salamin. Pero sa passenger side, meron naman siyang salamin. Ang rear view mirror natin, meron siyang night and day switch. Ang sidings naman natin, marami siyang mga hard plastics. Pero yung pinaka-importanting parte, meron naman siyang leather insert, so may malambot din siya. Iba-ibang klase ng texture ng plastic dito. Sa bandang ibabaw, nandiyan yung regular na texture. Sa bandang gitna, meron siyang parang criss-cross. At sa bandang baba, eto na nga yung leather natin. Solid din ang ating mga switches. At sa pinakailalim, meron tayong bottle holder at mga additional compartments pa. Ang manibela naman natin, hindi siya leather wrap. Pero ang design naman niya, kala mo pang race car. Flat bottom siya, yung mga thumb rest niya. Kala mo nga pang sports car. Sa left side ng ating manibela, nandito ay merong cruise control. Oo, sa presyong to, merong cruise control. Sa bandang ilalim nito, meron din tayong Bluetooth phone function. Sa right side naman natin, nandito ang controls ng infotainment system at instrument cluster. Sa left side ng manibela, ito medyo kakaiba. Nandito yung controls natin ng side mirrors, okay, regular. Nandito rin yung control ng ating traction control, normal. Pero ito kakaiba, meron siyang idle stop-start system. Ibig sabihin, pag nakahinto ang kotse mo sa traffic, mamamatay yung makina mo, tipid ka sa gasolina. Sa right side naman nito, nandito ang headlight leveling. Ang instrument cluster naman natin, malinis na malinis tignan kasi white lahat ng sulat. High-tech din siya kasi sa gitna niya, speedometer lang. Pero sa magkabilang gilid, digital naman yung screen niya. Meron siyang trip meter sa left side, meron siyang fuel gauge sa right side. Ang dashboard, dito ako nagulat. Kasi ang ganda-ganda ng pagkakahalo niya ng iba-ibang texture, ng mga shiny accents at mga butas-butas. Iisa-isahin natin yan. Sa bandang ibabaw ng driver, meron siyang parang leather na texture. Sa ibabaw, may plain. Sa passenger side, doon naman, checkered naman yung texture niya. Sa bandang baba nito, merong parang compartment na maliit. At sa ilalim nun, syempre, ang ating glove compartment. Ang infotainment system natin, 7 inches at may Bluetooth function siya. Itong gitna, ito ang nagdala talaga. Ang ganda ng mga shiny black piano finishes niya. Kasama pati ang aircon, ang kintab. Tapos meron siyang blue na accent dito para sa radyo natin. Bagay na bagay sa itsura. Sa bandang baba, nandito na rin yung aircon controls natin at napakakintab din. Ayos din ang placement nitong hazard switch. Pag hawak mo yung shifter, abot na ng daliri mo. Sa bandang ilalim ulit, meron tayong USB at power supply. Meron din tayong malaking compartment sa bandang ilalim na to. Ang shifter natin, wala siyang pindutan kasi gate type siya. Meron siyang park, reverse, neutral drive, sports mode at sequential sa right side. Sa bandang likod ulit, meron tayong dalawang cup holders, manual ang ating handbrake at nasa leather boot din siya. Meron tayong armrest na leather din ang cover. Ang loob niya, aba, malaki-laki rin. Ang mga upuan naman niya, perfect mix. Bakit? Maporma dahil meron siyang leather. Maporma din dahil meron mga white stitching. Pero, perfect din, makakahinga ang puwet mo at likod mo dahil meron din siyang parts na cloth. Dito sa likod, meron siyang hawakan magkabila. Sa likod ng center console, merong compartment. Sa gitna, may seat belt para sa pasahero. Meron din siyang ISOFIX tethers. Dito sa trunk, meron tayong ilaw sa ibabaw. Sa ilalim naman ng trunk, nandito yung spare tire natin. Kaso, donut lang siya. Ang mga tools natin, nandyan sa ibabaw at pwede ka pang maglagay sa mga paligid. Kailangan nyo ba ng car insurance? Kami nang bahala sa inyo. I-message nyo lang kami sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya sa 0968-203-7833. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Game? Game na! First impression, pagliko, malambot ang manibela. Uy, ano yun? Malambot. So,
So sa akin, pagka 1 to 5, 5 yung malambot, ang grade ko dito sa Manibela ay 4. Malambot siya. Maganda to pang city. Acceleration, normal driving. Pwede ah. Nakakasunod siya sa regular traffic. In fairness ah, yung engine power niya, oh, konting-konti lang yung tapa ko pero nagre-respond ka agad. Oh, tuloy-tuloy kami, 60 na kami ngayon, oh. Try natin ngayon yung preno naman. Wala namang sasakyan sa likod eh. Oh, diba? Saktong-sakto lang. May initial response. Hindi siya nakakagulat. Tuloy-tuloy naman, lumalakas. Ang suspension nito, kung gagradean ko, 1 to 5, 5 being the softest, mga 3.5 siya. So, mas malambot siya sa mga regular na suspension. Pero hindi pa rin super lambot. Pero komportable sa city driving. Sa regular driving, yung tranny niya, swabing-swabe rin yung shifting, yung upshift niya, wala, maririnig mo lang yung shift pero hindi mo mararamdaman sa katawan. Try naman natin siyang pigain ng konti. Ready, set, go! Masasabi ko naman sa engine power niya, meron siyang power. Okay siya sa regular driving, pero kung ihaharurot mo na, eh, hindi siya ganun kalakas. Pero kaya pa rin namang umovertake. Yun, tinry ko na nga yung sports mode. May sports mode pala to, tas may sequential din. So sa sports mode niya, lumakas naman yung hatak niya, gumanda. Mas nagkaroon ng power. So kung mag-overtake ka, marirecommend ko sa inyo, ilagay nyo sa sports mode. Try naman natin yung sequential. So ang minus ay... Okay. Ngayon, after trying yung sequential mode niya, masasabi ko, yes, may mako-control mo pa rin siya, pero medyo matagal yung shifting niya pagka ginamit mo yung sequential. So, kung ako ang magdadrive na itong kotse na to, mas gusto ko na i-D ko na lang siya or ilagay ko na lang siya dun sa S para hindi ka na mag-shift, tapos mas tuloy-tuloy yung andar mo kesa dun sa ikaw pa yung mag-shift. Testing naman natin ngayon yung U-turn. Ang turning radius. Okay. Natin. Pasok na pasok eh. Mga ano to, siguro isa. Nasa pangalawang lane, pasok na pasok sa pangalawang lane. So, pasadong pasado sa city car. Dalawang lane lang yung kinuha niya, pero partida, wala pang ano yun. Walang center island. So, medyo maliit talaga yung turning radius niya. Pag bumili ka pala ng tiyangan, magkakaroon ka ng vital statistic. Vital sign? Ay, vital 5. Vital 5, ano ba? Ano ba yun? Unang-una, syempre, 5 years yung warranty. Pangalawa, pag nagpa-PMS ka sa kanila, meron silang tinatawag na within 60 minutes or within 1 hour, dapat tapos na yung PMS mo. Kasi pag sumobra doon, ililibre na nila. Wow! O, diba? Tapos, ito pa, pangatlo, pwede kang mag-appointment sa kanila online. Ngayon, kung may kailangan kang parts sa tiyangan, tapos wala silang available part na kailangan mo, ililibre na nila yon. So, ibig sabihin, kailangan all the time kung ano yung kailangan mong part, dapat available sa kanila. Pang-apat, meron silang 24/7 na pwede mong tawagan in case na masiraan ka, nagkaroon ng aberya, nabangga ka. Meron kang pwedeng 24/7 na tawagan na mag-a-assist sa'yo. At yung pang-lima, meron din silang taga-tow. Yung pagka nag-long drive ka, tapos may nangyari sa'yo sa kalsada, aalalayan ka nila, meron silang towing service. Oh, 'di ba? Anytime, anywhere. Oh, lupit ng tiyangan, 'di ba? Sexy, diba? May vital statistic. Vital. Vital statistic. Vital 5. 5. Yeah, vital 5.
Tapos na akong mag-test drive. Ano naman kaya ang masasabi ni Elaine? Tingnan niya natin. Let's go! Okay, ako na. Eto na. This is it, pansit. Ngayon, habang umaandar tayo, tanungin muna natin. Lord, abot ba aircon dyan? Abot naman. Okay, okay. Abot daw aircon. Okay, unang-una para sa akin, ang steering. Bigyan natin ng grade. O, iliko muna natin. Wow, malambot. Pero hindi sobrang lambot. So, kung ako, i-grade ko to, 4 din. Sumunod naman ang suspension. Para sa akin, mga 3.25. Malambot-lambot din naman. Ang transmission nito, ah, ayos. Hindi mo mararamdaman na nagsishift. Parang hindi DCT, pero swabe talaga. Maririnig mo yung shifting nga niya, pero hindi mo mararamdaman. So kung hindi mo narinig at hindi mo naramdaman, hindi mo malalaman na nag-shift pala siya. Yun o, shoutout natin mga nagbabike sa gilid. Nagte-trail. Ayun o, itong matalon-talon. Kakamisbahan. Oo, kaso wala na akong ano, yung mountain bike. Eh. Ano na lang ako, yung racer. Road bike. Bengkong yan dyan. I-try naman natin ang preno. Wala namang kasunod. Saktong-sakto. Swabe ang pagkakapreno ko, hindi pumako. Ngayon naman, i-try natin ang U-turn. Oh, sa dalawa, malayong malayo sa gutter. Hindi ka mananansya. Radyo, tingnan natin. Ayan, subukan natin yung radyo. Radyo, radyo. Radyo, ito ba yun? Okay lang. Radyo niya, okay lang. Okay lang. Four speaker system. Okay lang. I-try din natin yung busina. Puto. Paputo. May papakita pa nga pala ako sa inyo. Habang nagda-drive kayo sa mga ganitong may puno-puno, nakikita niyo ba yun? Kita niyo ang langit. Ang Alsvin 1.4-liter 5-speed manual transmission ay nagkakahalaga ng 579,000 pesos. Ang sumunod ay ang Alsvin 1.5-liter 5-speed DCT na nagkakahalaga ng 639,000 pesos. At ang nireview namin ay ang Alsvin 1.5-liter 5-speed DCT Platinum na nagkakahalaga ng 679,000 pesos. Ang warranty ng Chang'an ay 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. Ito naman ang safety and security features. Salamat ulit sa Chang'an na Labang at ipapakilala ko na rin kayo sa mga katandem natin dito. Magandang araw mga katandem! Ako po si ulit si Ninyo ng Chang'an na Labang. Iniimbitahan po namin kayo pumunta dito sa aming dealership. Dito lang po kami sa Commerce Avenue, Philinvest Alabang. So punta po kayo dito para masubukan niyo po ang mga magagandang sasakyan na ino-offer po namin. Salamat po! Hi mga katandem! I'm JP Revilla, your sales consultant from Chang'an Alabang. Hanapin niyo lang po ako para sa mga latest promos and discounts po. Dito na tayo sa segment na The Good and The Bad. Una na ako ha. Kung kailangan nyo ng sasakyan na pang racing, eh hindi ito yon kasi pang city driving actually siya. Idugtong ko na rin dito yung sequential shifting nga niya. Medyo mabagal siya para sa akin. Kaya mas maganda siya sa comfortable driving. Doon siya nag-excel. Isunod ko pa dyan yung infotainment system niya. Walang Android Auto at saka walang Apple CarPlay. Pero, pwede mo pa rin namang i-connect via Bluetooth. Last na lang, kung malaking tao ka na mas malaki ka pa sa aking 5'8", so i-check mo muna kung kakaasya ka. Kasi ako, kasya 5'8", pero yun niya, medyo konti na lang yung room to spare lalo na dun sa likod. O, sagot na tayo. Sana. Siyempre, unang-unang good dyan, yung Vital 5 ng Chang'an. Saan ka nakakita pag nag-exceed ng 60 minutes yung PMS mo, libre. At saka pagka wala silang available na part,
Libre na rin yun para sa'yo. Idagdag mo pa dyan yung 5-year na warranty. Isang good pa sa akin yung steering niya. Malambot. Okay na okay pang city. Isa pa yung braking niya. Swabing-swabe para sa akin. Maganda rin dito yung aircon kasi one lang yung fan speed namin pero maabot yung lamig sa likod. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang interior nito. Hindi siya pang budget car ang datingan. May leather dito sa mga gilid-gilid at maganda rin naman yung dashboard natin at may sunroof din siya. Para sa budget, napaka high-tech din itong sasakyan na to dahil meron siyang cruise control, meron din siyang idle start-stop engine at pati yung side mirror mo may camera. Pag low speed at liliko ka, nag-on yung camera sa side mirror. Isang ka pa. Ang verdict ko naman dito kung kailangan nyo ng budget-friendly na sasakyan. Pero hitik na hitik pa rin sa mga features at functions na pang high-tech talaga ang datingan. Kunin nyo na tong sasakyan na to. Magandang maganda lalo na tong sasakyan na to. Kung city driving ka lang naman, pang point A to point B, komportable at malamang dahil nga malitang makina, matipid din to. Sana may natutunan po ulit kayo ngayon. Maraming maraming salamat po sa panonood. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.